Grace and peace be unto you from God our Father and from our Lord Jesus Christ. Ilang araw na lang ho, ma-ililift na yung ating quarantine at yung lockdown po ay aalisin na at magsisimula na magbalik ang tao sa feeling nila normal na buhay. Pero huwag nyo ho kakalimutan, hindi po natatapos ang effect ng virus sa ating bansa ni sa buong mundo. Huwag mo natin kakalimutan ang mag-ingat pa ng todo-todo. Dahil ang infeksyon ay mas delikado dahil maraming tao ang lalabas. Sa ganyang senaryo, nakaharap po tayo sa mga kahirapan or should we say difficulties ng buhay. And dagdag lang ho na kaalaman at paalala sa ating lahat, either we will go down in history as defeated or makikilig tayo sa mga paalala sa atin, lalo na ng salita ng Diyos. So ngayong oras na ito, I want us to overcome difficulties in life. Dahil ang gusto ng ating Panginoong Diyos, maging mananagumpay tayo. Ayaw ng Diyos na tayo ay nakasadlak sa hirap. Walang naghangad na mabuti, kundi ang Diyos na tayo ay malagay sa magandang buhay. Maiayos lahat tayo. Sunod-sunod man yung hirap, sunod-sunod man yung pasanin, anumang dumaan sa iyong bigat, it matters not who you know. It matters not where you live or what you have. Saan mang lahi kasama ang ating pagkatao, lahat may hirap na dinaranas. So hindi lang ho sila, hindi lang ho kayo, hindi lang kami ang nakararanas ng hirap. But the devil wants us to feel defeated. Palalo ko lang po ang unang Pedro 5:9. Sinabi ho ng kasulatan na siya'y labanan yung matatag. Yamang alam mo na na ang gayong hirap ay nagaganap sa kapatid sa buong mundo. So though we feel more in pain, though we thought we have the more share of struggles kumpara sa iba, it's the same. God wants us to overcome failures, frustrations, and fear. And as much as part ng ating buhay, yung paghinga, na dapat natural tayo humihinga araw-araw, yung difficulties sa ating buhay ay bahagi ng ating araw-araw yan. Until the Lord comes back at tapos yan lahat ng ito. So, isa ho sa gusto kong maitanim sa ating kaisipan ngayon at sa ating puso, yung matuto po tayo magtugumpay laban sa mga difficulties na papasok sa ating buhay, na ating kakaharapin, itong mga bagay na ito ay resulta minsan ng ating sariling kagagawan. We must never overlook the fact na minsan kaya tayo nagkakaproblema dahil ayaw nating harapin yung katotohanan o minsan yung tao napapahamak sa sarili niyang kasalanan. Dalawang bagay to overcome difficulties sa ating buhay. Una sa lahat, stop living the past losses. I'm referring to things na naglalagay sa atin sa kahihiyan. Yung mga ginawa natin o yung planong gawin na maglalagay sa atin sa pangalan may madudusta o mapapahiya. And I'm not talking about yung huwag mo ipakipaglaban ng panampalataya. Maunihin po yung tinutukoy natin. Pag ho aral at doktrina ng Biblia, that's non-negotiable. Pag doktrina, ipaglaban. Pag turo ng Biblia, dapat ipakipaglaban. We should contend for the faith. What I'm talking about now, yung ugalit kilos nating mga tao na nagpapahamak sa atin. Na pag hindi natin iningatan, eh hindi naman pala tama ipinapakipaglaban natin. And we will lose. Tapos na sana sa atin yung buhay na pakawala. Tapos na sana sa atin yung ugali na siga-siga, na you can do all you want, na lahat ng gusto mong gawin, pwede mong gawin. Hindi po pwede ganon sa ating buhay. Huwag na po tayo sana mabuhay na umaasa na lang sa gagawin ng iba para sa atin. Kung merong ibibigay ang nasa pamahalaan, salamat sa Diyos.
Kung wala naman, magpasalamat tayo, buhay tayo. Pasalamat tayo sa Diyos, meron tayong araw na sumisikat, merong gabi na kung saan tayo magpagpapahinga. Salamat kung may tulong mula sa ating mga kinuukulan, pero kung wala naman, hindi man natin mapipilit. Mungungusumi ka, ikaw rin apektado, may stress ka lang. Ang sinasabi ko po, ang tunay na Kristiyano, hindi yung pababayaan ng Diyos. Ano sabi ng awit 37:25? Ako'y naging bata, ngayon'y matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ang kanyang lahi man ay nagpapalimos ng tinapay. So yun ang sinabi ng Biblia. Kung may corruption man at decided ang mga tao na tuluyan sila, ituwid sila, edi do it legally. Okay? Dali sa tamang forum. Ilapit sa kinuukulan. Huwag gagawa ng paraan na idalin sa social media, magpapa-interview kung saan-saan, at tapos kamukat-mukat, wala ka naman palang ebidensya. Hindi ho masama na tayo ay pumitik sa ating mga kinuukulan at paalalahanan sila sa kailang mga hindi tama ginagawa. Pero we should have enough evidence. Sa mga issues, mga kapatid, hindi ho po pwede kasi na sinabi nila, sinabi niya, or he said, she said, hindi po ganon. Dahil pag hindi ho tayo nag-ingat, mga kapatid, buntot mo, hila mo. Huwag na huwag ho nating hayaan na mapupulaan ang gawain ng Diyos. Nakakalungkot ho ng mga Kristiyano ay nakararanas ng paghihirap, nakararanas ng di umano panggigipit, pero sila ho ang may kagagawan. Hindi po masaya ang Diyos dyan. Ang gusto ng Panginoon, 2 Corinthians 6:3, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. You want to overcome difficulties sa buhay? Stop living the past losses. Ano man sinabi ng TV, ano man yung nakainganyo sa mga tao, it does not matter who you know, how educated you are, gano'ng kakalakas sa loob, na sumubok, sumagupa kung kani-kanino, buntot mo, hila mo. Huwag na yung aasa na may mga tao na bigla kang tutulungan, ililigtas, pagkatapos mong pasukin ang bagay na alanganin. Yung mabuhay tayo, mga kapatid, na walang pag-iingat. Yung mabuhay ka na wala kang pakundangan at hindi tiyak ang hakbang mo. You are pulling yourself down at pinatatalo mo ang buhay mo. Ecclesiastes 9:4, sapagat ang buhay na aso, maigi kaysa patay na leon. Yes, ang ating mundo ho ay nakakalungkot ang takbo. Frustrating, sa tingin natin bigo ang marami, yet this is the same world. Yung corrupt na tingin natin, yung wicked na tingin nating mundo, this is the same world na pinasok ni Kristo with His life, with His death, with His resurrection. And by His grace, He wants to transform it na ang gagamitin niya tayong mga Kristiyano. And sadly, ang komento ng sanglibutan sa mga Kristiyano, sabi nila, gusto ko yung Kristo ninyo. Ayoko lang ng mga Kristiyano. Job chapter 5, verse 7 and 8. Ang tao ay ipinanganak sa kabagabagan. Ngunit sa ganang akin, sabi ng Bible, hahanapin ko ang Diyos, at sa Diyos, I will commit my cause. And then with God's wisdom, may gabay ng Diyos. Meron kang direksyong tinatahak na tama. Kristiyano ka. And you thought, okay yan. And then go. Tuloy mo yung gusto mo mangyari. Or kung di ka sigurado, you better stop. Dahil yung pangalan nun na daladala natin mga Kristiyano, ay madadamay ang ibang mga tao, lalo na ang pangalan ng Diyos. May God help us na sa lahat ng gagawin natin, pati na mga unbelievers, pag nakita yung ginawa mo, ay mamangha sila. Hindi para mapapurihan tayo, hindi para maitaas tayo, no. Lahat dapat ng gagawin natin, una nakakaluwalhati sa Diyos, at yung gagawin natin dapat nagbibigay mangha at magbibigay papuri. Sinabi ng Matthew 5:16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven.
na pag gumawa ka ng isang bagay, nagliwanag ang ilaw, maluluwalhati nila ang Diyos. Ano pa sabi sa Acts chapter 4, 16? Saying, what shall we do to these men? For that indeed a notable miracle hath been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem. Ito pa sabi, and we cannot deny it. Ando po ba yung kamangaan ng tao sa gawin, ginawa ng Diyos through us na sasabihin lang nila talagang ito'y gawa ng Diyos? O gawa lang ito ng ating kabulustugan? Forgive me, pero marami yung tao na dapat sana naging Kristiyano na. Pero dahil ho sa kagagawan ng mga Kristiyano, hindi sila makakilala kay Kristo. So stop losing your life sa bagay na hindi naman nakakabigay papuri sa Diyos. Stop living the past losses. To overcome difficulties in life, secondly, I would suggest start loving the present light. Alam nyo, mentally, people cannot accept the fact na ang ating mundo ho ay bago na. Pagkatapos, during and after lockdown, iba na ho yung mundong kinakaharap natin. Yung virus ay hahalo na sa regular na sakit ng tao. And sadly, di matanggap ng ilan na talagang we cannot go back sa dating buhay. Everything now is changing. Ano po sinasabi natin? Ano mang hamon ng mundo ngayon sa atin? Kailangan harapin natin with all the wisdom from God. We should walk with Him. Alam niyo, isa sa hindi ko makalimutan sinabi ng aking tatay, huwag kang dalas ng dalas. Ingatan po natin ating kilos. Ingatan natin ating mga galaw. Yung ating katawan, magbabago, yung nature, na iibang takbo, and they teach us over and over that everything in the world is constantly changing. The only thing that is constant, change. We have to face difficulties araw-araw. And we need to overcome them or else matatalo tayo. Purihin ng Diyos dahil siya na ating pinaglilingkuran, hindi nagbabago. James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights. Every good and perfect gift mula po sa taas, mula sa Diyos. Only good comes from God. So bilang ating mabuting ama ng kaliwanagan, siya po is clear, clean, and pure. Ang ating ama sa langit ay malinis at napaka walang kadungis-dungis. Nothing is as pure as light. Imposible yung madungisan ang liwanag. Pag dumaan ang liwanag sa kahit na anong surface, it will not pick up any defilement. Pag tumugos yung liwanag sa isang bagay, it's still pure. You cannot stain light. Pag may dumi sa ibaba, and that light will shine upon that filth, the light will not be filthy. Why? Sapagkat ang liwanag po, ang ating Ama sa Langit, the Father of Lights, is clean and pure. Hindi lamang po yan. Ang ating Ama ng kaliwanagan ay commanding and powerful. Walang may laban sa ating Diyos. Walang laban ng kadiliman sa liwanag. Sa labanan ng dilim at liwanag, light always win. Darkness always has to flee in the presence of light. Patlong bagay patungkol sa ating Ama ng kaliwanagan, He is creative and prolific. Alam niyo bang there can be no life without the light? Kung ang liwanag ng araw ay hindi na sumikat, pechay tayong lahat. In Jesus was life. He is the life na siyang ilaw ng mundo. Natatawa tayo minsan sa ating mga anak pagka natatakot sila sa dilim, pagka ay matulog na patay ilaw. Pero alam niyo, mas nakakatawa minsan tayo mga matatanda. Ayaw sa liwanag. Mas gusto ng marami tao sa kadiliman. You know why? John 3:19. At inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw. Sapagkat masasama ang kalamagawa. Alam nyo, sa ating pagtatapos pansamantala, sinabi ng Romans 8:18, the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. Sa Philippians 3:13, one thing I do,
forgetting those things which are behind, tinutungo ang mga bagay na hinaharap, and only then we can overcome. Ilang araw na lang, bubuksan na uli ang mundo sa atin. Please, learn to overcome difficulties in life with God's wisdom, walk with Him. At huwag natin hayaan na yung sarili natin ang umiral. Let us allow God to live in us. May God help us all and give us peace. Salamat po.